Okay, ito na po yung part ng ating video, yung paglilinis ng calvinator window type natin, non-inverter. So ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano yung style ko ng paggamit ng pressure washer natin. So yun, magsisimula tayo dapat sa taas, yan, pababa. Dahil syempre, gravity, may gravity tayo, yung tubig pababa. So lahat ng dumi pababa. Pag nililiko yung kamay nyo ng pakaliwa o pakanan, kasi pag tumama yung mataas na pressure ng tubig dyan sa fins natin, baka bumaliko. Okay, yung gagawin natin, simula sa taas, pababa. Yan, ako ang style ko, laging nagbabalaw muna ako buong aircon bago ako magsabon o gumamit ng chemical para at least nabawasan yung mga dumi natin. Kesa naman sa magsabon kagad tayo o mag-chemical, syempre masasayang yung gagamitin nating sabon or chemical. Yan, ganyan yung ginagawa kong style. Talagang lahat tinatamaan ng tubig. Kasi pagka yung ginawa natin na kung saan-saan lang nililinis, magmumukhang Dalmatian yung evaporator natin. Yan, so ako ang style ko, pagka yung ganyan na nabaklas natin yung mga parts at accessible naman yung sa may bandang loob o likod, yan, nililinis ko rin siya para at least yung harap at likod malinis talaga. Syempre yung condensing unit natin o yung condenser, yan, lilinisin din natin. Ganun din, pagka accessible yung sa may bandang loob, tirahin na rin natin. Actually, itong mga style ng paglilinis ko, nakuha ko to sa tatay ko. Yan, bata pa lang kasi kami yung magkakapatid. Sinasama na kami sa paglilinis ng mga aircon o pag-check up niya. Yan, so business talaga to ng tatay ko. Ngayon, ako yung nagtutuloy. Pati yung lapag o yung base ng mismong aircon natin, tsaka yung mga singit-singit at tsaka yung mga syempre dadaanan ng pinaka tubig. Pagka nagtubig na yung evaporator natin o yung drain pan kung tawagin natin yan, dapat linis na linis yan. So yan, yung mga parts ng fan natin, yan, lilinisin natin lahat yan. So ganun din, binabalawan ko rin siya muna. Bawat sulok, yan. Yan, madali lang naman talagang maglinis ng aircon. Kailangan lang natin tandaan yung mga dapat ingatan. Yan, bali nung time na to talagang tatlong window type yung nililinis namin. Binidyohan ko tong iba ng konti para may pakita ko sa inyo yung pagtatakip. Yan, yung control, compressor, tsaka fan motor, takpan yung maigi. Tsaka pagka tinakpan natin, huwag tayong masyadong kampante na babasahin din natin. So hanggat maaari, iwasan natin basahin na yung mga yan. Tapos mamaya sa susunod na video, ipapakita ko rin sa inyo yung pagtutuyo naman sa part 3 nitong video natin. Okay, dito na po tayo sa paggamit natin ng chemical. Ganun pa rin po, parang nung paggamit natin ng pressure washer, simula sa taas, pababa. Siguraduhin po natin na lahat matatamaan ng chemical natin. Paalala lang po, sa mga blue fins or yung gold fins o yung kulay yellow, huwag po natin gamitin ng chemical kasi masisira po iyon. Ang pwede lang po, based on experience namin ng tatay ko, yung mga walang kulay na fins ang pwede natin gamitan. May mga kaso rin naman po na mga ilang taon nang hindi naninis, sobrang dumi talaga. Ang ginagawa ko doon, babanlawan ko, tapos isang pasada ng mabilis ng chemical, wala nang babad
banlaw kagad para po matanggal lang yung kapit ng dumi. Pero after nun, ina-advise ko naman kay customer na hindi na namin muna gagamitan. Tapos sabon lang ang ginagamit ko pagka ganun ng mga blue or yellow o gold fins kung tawagin natin. Yan, sa pagbabanlaw, ganun pa rin yung proseso natin. Mula sa taas, pababa. Tapos titingnan natin palagi doon sa bandang likod kung marumi pa ba yung inilalabas ng tubig. Okay, dito sa may bandang baba, ingatan natin yung styro dyan. So pagka malapit na tayo dyan, medyo ilalayo natin yung gun natin. Yan, para hindi ganong mataas yung pressure na tatama dun sa styro. Yan, tapos pagka pinasadahan ko ulit, yung tingin ko na parang madumi pa. Yan, inuulit-ulit ko yan, pero simula sa taas pa rin ako, pababa. Kung papansin nyo dun sa may bandang kanan natin, kikita yung mga dumi talaga, talagang lumalabas siya. Pag sasabon natin, ingat palagi, may mga matatalas na parts dyan. Tapos lalo na sa mga fan blade, may matalas dyan. Tsaka ingat palagi, huwag nyo ibabagsak, baka mabasag. So ito, pinakita na natin dito yung secret weapon natin, yung may wagang toothbrush. Yan, yung mga hindi natin kayang sabunin ng sponge o yung foam, o yung Scotch Brite kung tawagin natin, yan, kayang-kaya yan ng ating maywagang toothbrush. Yung mga singit-singit, mga sulok-sulok, yan. Ayun, nakita nyo naman. Talagang bawat sulok, kayang-kaya nyo yan. Para konting bira na lang ng washer natin, tanggal talaga yung mga dumi. Masarap kasi pag kayo ganyan na nilinis natin talaga, yung linis na linis. Siyempre, pag nilinis ulit natin yan sa susunod na tawag ni customer, eh hindi na rin ganun kadumi. Tsaka isa pa, yan ang talagang panglaban natin dapat, yung quality ng trabaho natin. Para talagang satisfied si customer. Win-win ba? Eh, okay tayo yung ginita natin. Eh, masayang-masaya din si customer para sa ginawa natin. Siyempre, pinaghirapan din nila yung pambabayad sa atin. Styro, ingat tayo palagi. Ingatan natin na masira. Yan, kitang-kita yung dumi na inalabas ng aircon natin. So, ginagawa ko dyan, tinatanggal ko muna yung tubig. Yun. Para pagka sinabon natin, talagang mas madali siyang sabunin. Tsaka makikita natin yung mga dumi pa kung saan. Dito kung mapapansin nyo, sinabon ko yung compressor pati yung terminal. Pero sa pagtutuyo natin, ipapakita naman natin kung paano yan dapat tuyuin. Dapat linis na linis at saka ito yung tuyo yan bago tayo magbalik ng mga wiring natin. Yan, lagi nating hawakan mabuti yung mga fan blade natin. Pagka titirahin na natin ng pressure washer natin para hindi tumalsik. Kasi pag tumalsik, sigurado dadami.
ito yung dinadaanan ng tubig ng evaporator natin pagka nag-moist na siya o nagtubig na. Yun dyan yung pinaka-drain niya. So yun, tinira nating maigi yun. Tsaka, hindi na ipakita sa video eh, pero nililinis ko talagang maigi yung mga drain niyan para iwas dun sa overflow ng tubig sa harapan. Kasi minsan tatawag si customer, ay, tumutulo sa harap yung tubig. Pero okay naman yung level, pero yun pala, nagbara na yung drain dyan. So, lagi natin lilinisin yan. Okay, ito yung ginagawa ko palagi sa pinakahuli. Ginagawa ko yung parang pinaka-finalism ko kung tawagin. Yung final touch ba. Yan. Malinis na pero titirahin ko pa rin siya ng pressure washer. Tapos yung ilalim yan, sinasabon din natin yan. Sa part 3 po nitong video, ipapakita po natin yung style namin ng pagtutuyo. Yan, sa paglilinis po ng aircon, hindi lang po yung evaporator o yung condenser base ng aircon natin ang nililinis. Pati yung electrical, lilinisin natin para matanggal yung mga ali-alikabok. Tsaka yung moist na mga naiiwan doon, linisin natin lahat. Maraming salamat po sa lahat po ng mga nanood ng videos. Sana nakatulong po sa mga gustong mag-DIY at saka sa mga baguhan natin na kapwa technician. Maraming salamat po sa inyo. God bless. Ingat po sa lahat.